May bibigyan na tayo ng isang matanda na kaupo. Sobrang gutom na siguro. Kaya bibigyan natin yung pagkain. Kawawa naman din. Here, alas dusin na ng tanghali. Kawawa, sobrang kawawa. Bakit kaya ganun, no? Nakakataba ng puso pag tayo makabigay ng mga taong nangangailangan. Sige po, abangan ko ninyo. Bye-bye. Kaya bigyan natin tubig at saka ulam, bangus at saka manok at saka kanin. Bibigyan na din yung matanda ay kawawa naman nasa gilid din sa kalsada. Yan. Masarap yan. Itong mga kwan para sa matanda to. Sige po. Bye-bye. Abangan po ninyo. Kawan, lalo na po sa Panginoong Jesucristo. Kakapit ka lang, Nay. Huwag kang... Main ka! Yung mga anak mo, Nay, pinabayaan ka lang nila. Alam ko, ang hirap na naranasan mo. Ordinara sa buhay mo, Nay. Grabe. Panginoon na talaga ang musga sa mga anak mo, Nay. Kahit ganong yung sitwasyon mo, Nay, hindi man lang ikaw inilagaan sa mga anak mo. At may tinatawag ka pa, Nay, na halikanak. Doon talaga ako nasasaktan, Nay. Pag sabi mo, halikanak, sakit. Aniranas mo, Nay. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Pag halimbawa, makikita po kayo araw-araw ko kayo dyan. Bibigyan ko po kayo ng pera at pagkain. Kahit kunting baon kong pera, Nay. Isishare ko para din sa'yo. Kasi, Nay, alam ko naman ang ginagawa ko sa buhay ko. Alam naman ang sa Panginoong Diyos na tumutulong talaga ako katulad sa inyo, Nay. Sobrang sakit ang ginawa sa mga pamilya mo sa iyo. Alam ko po, Nay, na napasaran po kayo sa kain. Kahit ano pa ang binabanggit mo sa sarili mo, Nay. Kasi wala na po kayo. Hindi na po kayo nag-aalaga. Sarili lang po ninyong sikap ang nag-aalaga po sa inyo. Sobrang sakit. Nakikita kita, Nay. Parang nadudurog yung puso ko. Hindi kailangan ang pera, Nay, ang importante, makakain po kayo. Sobrang sakit. Grabe, Nay. Ang maipapayo ko lang po sa iyo, Nay, mag-iingat po kayo palagi. Huwag po ninyong pabayaan ang inyong katawan. Ganon talaga ang buhay, Nay. Pag mahirap tayo, wala man lang nagmamonitor po sa... Grabe, sobrang sakit ang sitwasyon sa nakita ko sa iyo, Nay. Sa gilid sa kalsada po kayo na tumitingin bawat tumatakbo yung mga sasakyan. Kasi iniisip mo, Nay, manghingi po kayo ng pira pambili ng pagkain. Hindi man lang binibigyan po kayo, Nay, sa mga taong dumadaan po dyan sa iyo. Sobrang sakit, Nay. Ako, Nay, natatas talaga ako. Kasi wala na po akong mga magulang. Patay na po sila lahat. Kaya po, sobra. Ganun din po, Nay. Kahit malayo ako sa pamilya ko noon, ramdam ko talaga ang hirap pag wala yung mga magulang mo. Kaya, Nay, swerte ka. Buhay ka pa. Kaya ito lang po maipapayo ko po sa iyo, Nay, na mag-iingat po kayo palagi sa bawat oras. O gabayan po kayo, Nay, sa Panginoong Jesucristo, nakapangyarihan sa lahat. Ganun talaga ang buhay, Nay.
sobrang hirap. Kasi lagi kang dinadaan-daanan dyan sa mga sasakyan o tao. Hindi ka man lang binibigyan nila na ng pagkain. Kaya't nakikita kita, sobrang touch na touch talaga ako. Hindi po ako na nagdadalawang isip na kumukuha ako ng pagkain, ulam, para may papakain po kayo. Sobrang touch na nakakadurog sa puso. Naluluha ako na sa sitwasyon mo. Nanawagan po ako yung mga may mga magulang mahalin po ninyo katulad sa sitwasyon ni nanay ngayon. Nasa gilid lang sa kalsada, palaboy-laboy lang. Sana po ba, nay, ang pamilya po ninyo, wala na po nag-aalaga po sa inyo, nay. Grabe naman, wala naman nag-aalaga ka, nanay. Sobrang sakit. Hindi ko kaya, nay. Pag magkikita kayo nandyan, bibigyan ko kayo ng pagkain, ulam, pira. Pag may pira akong sumbra na ibigay sa akin, nay, ibibigay ko din sa iyo. Sobrang sakit ang sitwasyon mo sa buhay. Ang may papayo ko sa lahat, mahalin ninyo yung mga magulang po ninyo. Huwag po ninyong pabayaan, kasi ang buhay ng isang tao, dapat natin alagaan yung ating mga magulang. Katulad ng sitwasyon ni nanay, walang nag-aalaga sa kanya. Alam ko, ramdam ko, may pamilya pa to si nanay. Pero iwan ko lang yung mga anak nito or pamilya. Wala man lang nagmumonitor kay nanay. Or lahat dyan nagmumonitor sa sinasakupan sa barangay. Kailangan si nanay mamonitor po ninyo. Nanawagan po ako. Kailangan natin si nanay ma-rescue. Ako hindi ko kaya si nanay alagaan kasi wala akong pera. Pero sa pagkain, lagi ko naman magsusupport. Kung halimbawa si nanay makikita ko kung ganyan yung sitwasyon ni nanay, magbibigay ako. Kaya ganyan talaga ang buhay ni nanay. Ang naramdaman.